naman yung next slide namin is the Axie Infinity Creator Sculpt na kasama ka last year. Dito nakita natin madaming iba't ibang content creators na in the Philippines covering Axie Infinity. And when it comes to content creation and play-to-earn influencers, my question is, do you think madami pang areas for education dito sa Pilipinas when it comes to play-to-earn games? And ano yung parang climate or ano yung current situation when it comes to content creators and influencers dito? Wow, yeah. Right now, nandun yung ano eh, nandun pa rin yung mentality ng get rich quick because alam mo yon dahil sa hype na nangyayari kasi sobrang bilis sa crypto eh, 'di ba? Price from piso hanggang umabot ng 20 pesos in real quick. Yung mga tao na entice and that's normal, no? Human ano yan, nature yan na ma-excite sila if there's something happening na parang malaki yung changes na nangyayari. Pero right now, be very careful lang to kung sino yung mga influencers na kina-follow nyo kasi it will really affect yung mga gagawin nyo when it comes to the, alam nyo yun, metaverse, no? Or when it comes to blockchain. Maraming mga influencers that will, you know, promote speculations, that will promote certain types of parang content. Pero piliin nyo yung mga content creators na sa tingin nyo, yung purpose ng mga videos nila is for greater good. I'm not saying ako lang yun. Marami, marami mga tao. Kasi natuto din ako sa kanila eh. Marami mga content creators. And I'm also looking forward na marami pang mga content creators that share the same passion and vision na katulad nung kung ano yung meron kaming gustong ibahagi sa mga tao. So, with that said, maraming pang mga content creators na maglalabasan. Tulad nga, ina-expect namin yet before na maraming mga magagaling na PvP players na sisikat talaga. I mean, in just a few weeks or a few days, from 1,000 followers, 100,000 to 200,000 followers na sila. Pwede nyo silang i-follow if you want to learn more about, you know, playing the game, especially PvP. I know somehow matututo kayo, no, with just by watching them. Yung iba naman nanonood lang because of entertainment, no? Dahil makulit yung streamer kahit di naman masyadong magaling. Yung iba naman dahil sobrang, alam niyo yun, educational kahit di magaling yung streamer, they are learning from yung mga streamers na yun. So, ano lang, balansehin niyo lang din kasi yun nga, no, kung ano yung palaging nafi-feed niyo sa isip niyo, sa mind niyo or kung ano yung laging pinapanood niyo, yan yung pumapasok sa isip at puso niyo. And kapag yun yung nangyari, yan din yung naikukwento nyo sa ibang tao. So for example, if you talk about, let's say, siba, pagising mo sa umaga, it's easy to become a negative person eh. Puro negative na balita yung mababalitaan mo, mababasa mo, mapapanood mo eh. And yung negativity na yon, nababahagi mo sa ibang tao yon, eventually. Diba? Pero, by choosing yung mga content creators na sa tingin mo mag-grow ka, mag-enjoy ka, matatawa ka, or matututo ka, nililimit mo yung sarili mo, na ini-expose mo yung sarili mo sa mga contents na doesn't help you grow. I'm not saying huwag kayong manood ng mga ibang content creators. What I'm saying is, i-filter nyo yung mga pinapanood nyo. Parang kumbaga meron kayo sariling MTRCB na isipin nyo mabuti kung ano yung pwede makapag-grow sa inyo as a person, as a community member, as a community leader, as an influencer.